Okay, I will discuss another topic called the electric flux. So electric flux is or was discovered by Michael Faraday, no, our beloved scientist. Na discover niya to, no, using one of his experiment. So bali ang ginawa niya is kumuha siya ng isang metal ball, no, na charged with static electricity. So imagine natin ito yung metal ball na positively charged siya, no. Positively charged with halimbawa, no, positive Q coulomb. So merong positive Q coulomb yan yung metal ball, no. So bali ang ginawa niya is itong metal ball na to is nilagay niya sa isang hollow container or hollow metal shell, no. So mag-drawing tayo ng isang container na hollow yung loob. So yun yung ginawa niya, no. Nilagay niya sa isang hollow container, no, na metal din. So after that, no, imagine natin ito yung hollow na container. So after that, ang ginawa niya is kumuha siya ng instrument called electroscope and minessure niya yung kung gaano ba kadaming charge ang meron dito sa outside of the hollow container. So ito yung electroscope. So bali yung electroscope, no, ito yung one of the early instrument na ginagamit ng mga scientist noon, no, to measure how much charge ang meron sa isang object or sa isang body. So ito yung electroscope na tinatawag. Electroscope. Okay. So laking gulat niya na yung reading nitong electroscope, no, from the outside of the hollow metal shell is nag-register kaparehas nung charge nung nasa loob, positive Q din. So nabigla siya, bakit ganun? Ang parehas na parehas yung charge, no, or may na-induce or parehas yung na-induce na charge dun sa labas nung metal sphere. No, kaparehas nung nasa loob. So from that moment, na conclude niya na mayroong lumalabas na lines of forces from the positive charge, no, palabas, no, radially outward. Well, actually, nasabi ko na ata sa inyo to, no, na mayroong lumalabas talaga na electric field lines coming from the positive charge, no, radially outward. So tinawag niya tong mga lumalabas na lines of forces na to as electric flux, no. Ito nga yun na nasulat ko na, no. Well, actually, kung titingnan niyo yung meaning ng flux is flux defines flow, no. Ibig sabihin yung pagdaloy, no. Water flux, ibig sabihin dumadalo yung tubig, no. Electric flux, ibig sabihin yung mga electric field lines, no, lumalabas sila, nagfo-flow palabas, no, out of a container. And tinry niya yan, no, using different kinds of sizes nung shell na pumapalibot dun sa loob ng metal ball. So tinry niya maliit muna, malaki, pinakamalaki, no, different kinds of sizes. And mas na-amaze pa siya noon dahil independent yung size nung shell na pumapalibot dun sa loob ng metal ball, no. So kahit gaano kalaki, parehas pa rin yung reading, yung positive Q pa rin. So na-conclude niya na yung electric flux na lumalabas, no, na we will call it as psi, no. I think this is a Greek symbol, psi. Or yung flux, yung electric field lines na lumalabas, or yung electric flux total na lumalabas sa isang container is always equal to the positive or the charge na nasa loob. Okay, or yung Q enclosed na tinatawag. Okay? So ilalagay ko dito na yung total flux is independent of the size of the enclosing body or yung container na nandun sa loob yung charge enclosed, no? Enclosing body. Okay? So ito yung tinatawag natin na electric flux, no? So let's have an example. So itong problem ito, kinuha ko to kay William Haidt, no. I think this is chapter 3.
So, meron daw given a 60 microcoulomb point charge located at the origin. Find the total electric flux passing through letter A, sphere. No, a portion of a sphere na merong given or bounded by dimensions. No, may theta. Meron tayong limit ng theta at saka limit ng phi. So, i-drawing natin. No? So, mag-drawing tayo ng three-dimensional axis. So, sabi dyan, yung dimensions ng sphere natin is may radius na 26. No? So, halimbawa, ito yung radius na 26. And bounded by no, theta from 0 to pi over 2. So, from 0 to pi over 2. So, alam natin hanggang dito lang yan. Kasi, ang limit lang ng sphere no, is from 0 to pi lang. Or from 0 to 180 degrees lang. And yung phi natin is from 0. Okay? Halimbawa, ito yung 26. From 0 to pi over 2. So, 90 degrees lang din. So, ang itsura pala nitong sphere natin is, isipin nyo yung buong sphere, hinati natin sa 8. So, this is an 8 of a sphere. So, ayusin ko lang yung drawing. So, imagine natin, ito yung a portion. Well, nakalagay pala dito, no? A portion of a sphere. So, ito yung dimensions ng sphere natin. So, ulitin ko, no? Bakit naging ganito? It's because yung radius ng sphere is 26. No? Halimbawa lang naman, eh. Nag-estimate lang tayo. No? And then, from 0 to pi over 2. No? From 0 degrees to pi over 2. So, hanggang dito lang yun. Yung theta natin. And yung phi natin is from 0 no, to pi over 2 din. So, hanggang dito lang. So, an eighth of a sphere or 1/8 of a full sphere. So, yan, no? Meron daw portion, meron daw 8 of a sphere, and meron daw 60 microcoulomb point charge dun sa origin. So, nasaan yun? So, gamitin natin kulay yellow. No? So, meron daw point charge na positive Q na merong 60 microcoulomb. So, tinatanong is, find the total electric flux or no, ito, no, psi. So, ang formula natin is psi t is equals to q enclosed. So, pinakamadaling approach dito is imagine na lang natin na yung 60 microcoulomb ay nasa loob ng isang full sphere. So, drawing ko, mag-drawing ako dito ng isang circle. No, imagine niyo 3 dimension to. Kahit 2 dimension lang. So, itong full sphere na to, merong charge enclosed na 60 microcoulomb. So, of course, sinabi na natin kanina dun sa concept na yung size, no, wala naman sa size yan, kahit gaano kalaki yung size, ang total electric flux is equal pa rin dun sa charge enclosed. So, yung total electric flux is, nito is 60 microcoulomb. Pero kasi an eighth of a sphere lang yung pinag-uusapan natin. So, ibig sabihin, yung total electric flux lang na tumama dun sa eighth of a sphere or yung 1/8 of the whole sphere. So, ang gagawin natin is yung 60 microcoulomb, i-divide lang natin ng 8. And yun yung sagot natin. So, ang sagot dito ay 60 divided by 8 is 7.5 microcoulomb. Okay? Yung electric flux is same ng unit as the charge enclosed. So, pareha silang coulomb. So, letter A, ang sagot natin dito is, yung total electric flux natin is 7.5 microcoulomb. Anyways, tama naman tayo kasi may sagot naman dito, no? 7.5 microcoulomb. Okay? So, next. Letter B, no? Closed surface defined by, cylinder kasi yung variable is rho and z. So, meron daw na closed surface defined by rho equals 26 cm and merong plane na positive and negative 26 cm din. So, mag-drawing ulit tayo ng Cartesian coordinate system dito. And meron daw, so, limbawa ito yung 26 and ito yung negative 26. And yung radius ng ating cylinder ay 26 din. So, itry ko makapag-drawing ng cylinder na maayos-ayos. So, yung
Halimbawa, yan yung isang, oops, drawing na lang tayo ng isa ulit. And ito yung isa. So, ito yung sa positive Z, positive 26, and ito yung negative 26. So, meron palang height. So, imagine niyo ito yung cylinder. Okay, of course, yung radius niyan ay rho equals 26. Okay. So, meron, wala namang nagbago sa charge enclosed, no? Meron pa rin charge enclosed na 60 microcoulomb. Okay? Ayan, actually, ayan na yung sagot, eh. 60 microcoulomb yung sagot. It's because hindi naman nahati yung container, eh. O yung body enclosing dun sa 60 microcoulomb, eh. Well, not unless, as sinabi sa problem, na from 0 to 26 lang, and or sinabi na half of the cylinder lang or quarter of a cylinder. Bibigay naman kasi yung dimension, eh. Pero kasi yung binigay na dimension is buong-buo naman yung cylinder. And ayan, halata na yung charge enclosed or yung 60 microcoulomb is nasa center pa nung cylinder natin, no? So, ang sagot natin dito is walang nabago, no? 60 microcoulomb pa rin yung total electric flux na lumalabas dun sa containing or doon sa container natin. So, in this case, yung container natin is the cylinder. Okay? So, ang astig, eh, no? No, medyo madali pa, no? Madali siyang sagutan, no? So, ganun lang siya, no? Ulitin ko at tingnan nyo lang kung ano yung nag-i-enclose na body, and kung makikita nyo naman yun kung an eighth or a fourth or half of the of the whole container lang, no? And based dun sa bawa 1/8 or 1/4 or 1/2, no, itatimes nyo lang yun dun sa charge enclosed. So yun yung sagot natin. Pero kung hindi naman, kung wala naman kayo nakitang portion or buong buo yung container, edi ang sagot ay yung charge enclosed. So madali lang siyang sagutan, no? So yun lang muna for now, and thank you for listening, and God bless.